Hello guys, welcome back. For today's video, mag-aaral tayo ng semi-slab defense or slab defense sa D5 and C6. So, isa tong solid response against Queen's Gambit. So, simulan na natin. Ang kalaban ko dito is 23-13. Matibay na rin 2 weeks ago. 2 weeks ago, I was 22-89. So, let's start. Pasave siya sa aking bookmark. So D4, D5, okay, C4, C6. So yan ang main weapon ko for almost 4 years. Knight C3, Knight F6, Bishop G5, E6. So itong E6, much more on semi-slab setup kasi to. Kasi ang slab setup, tinitakes niya yung pawn dito. Yan. So ang tsuri ko nang ginagamit dito si semi-slab setup. F3. So, threatening E4 to. Nakakatakot yun. So, continuous tayo. Bishop. H6. So, para yung bishop mapalayas, papumunta siya sa F4. Okay. Knight BD7. As if na takes niya. So, yun talaga yung purpose ng knight. So, kasi hindi na siya pwede sa C6. Bad move naman kung mag-knight A6 tayo. E3. D take C4. So, dito, bakit din D take C4? Although madedevelop yung bishop niya, kasi meron ditong technique ang white na makapag queenside expansion by playing C5. So, may C5, B4, A4, tas makaka B5 lamang ang puti sa ganung position. So, pine-prevent natin yon by playing D take C4 and then B5. So, tempo. Lalabas yung bishop sa B3 o aatras pala o kaya sa D3 or E2. Tingnan natin gagawin ng white. So, bishop D3. So, bishop B7, knight H3. Itong knight H3, medyo ano yan eh. Sabihin natin bad move kasi dapat dinidevelop ang knight papuntang center. So, ayun. Next tayo, A6, normal development. So, ito yung normal development ng semi-slab setup. Okay. Knight F2, so talagang mukhang mag-E4 na siya. C5, trying to break the center and develop the bishop. So, ganyan po. Kada titira kayo, mas maganda po na ina-analyze niya one by one. Knight E2, bakit kaya? Parang wala naman ganun kalapit na purpose. So, pwede ko itong i-takes. Kaso nga lang, pwedeng magka-tempo kasi ng knight. Pagka-tinakes yan, knight, parang okay yung white. So, kaya I decided to play C4, bishop C2. Sa position na to, lamang tayo. O lamang ako sa aking pakiramdam kasi meron akong pawn majority na advance sa queen side. So, bishop e7, castle, knight d5. So, bakit nag-knight d5? Threatening knight takes e3. So, pwede. Tapos, yan, trading bishops. Kung mablander siya, pangira siya ng iba, tayo mag-take ng bishop niya. So, white plays, bishop takes, queen takes, and then defending on queen d2 sa pawn e3. So, dito, I decided to trade queens. And then, the same time, meron akong threat sa B2. Okay. Pero, dinipensahan niya lang. Siguro, pwede kong i-takes. Pero, baka matrap ako. So, ibinalik ko na lang sa queen E7. E4, tinakes ko. Queen G4. Queen G5. So, siguro iniisip ko dito, pagka tinakes niya takes, makagawa ako ng atake dito, queenside castling. Ganun yung mga idea. F4, queen H4. Yan, normal lang yan. So, ganyan, develop dito. So, ang isa po sa main techniques is to just play good moves. A3, A5,
So siya din, good move lang, wala naman siyang ano. Okay. Dito, idea niyan, syempre, trying to create a passpawn. So tingnan natin gagawin ng white, takes, takes. Okay, so medyo hindi maganda yung tira na yun kasi para sa akin, siguro pwede niya i-takes. Queen takes, tapos rook. B1 siguro ang tira. Ayan, halimbawa tinakes niya, takes dito, rook B1, tapos babalik ako sa E7, babalik ako dito. So, tingin ko mali yun. Yun, nakapush na ako. Nagawa ko na yung aking idea. And then, syempre, try to trading pieces kasi itong ano niya, itong rook niya, persado ng kumain kasi wala nang bantay unless gagalaw yung bishop. Pero yung bishop kasi wala nang pupuntahan. So, nag-trade na kami. G4. So, pinipilit kong basagin yung position niya dito. Yan. Meron check. Ano dito? Atake. Kahit pa paano. O mag-push ako dito. May atake ako sa pawn sa C3. Ganun. Ano lang yan? Bluff. Panggulo lang. Pero hindi siya natinag. G5 lang siya. Takes, takes. Knight H4. So, Knight H5. So, tingin ko kasi pangit yung Knight D7. Wala masyadong pupuntahan. So, I choose to play Knight H5. Sorry, Knight H5. At least meron akong square dito ng dalawa. And then G6. So, tumama yung Knight H5 kasi meron akong depensa dito sa dalawang importanteng squares para hindi niya ako maatake. Okay, napakagandang tira nung ano, Knight G5, G4 kasi meron check dito. So, may dalawa siyang threat sa akin. Threat niya itong dalawa. And then, kapag ka nag-knight check, tinakes ko, pawn takes, nandito na yung pawn niya, yung queen niya, pwede niya i-maneuver para magkaroon ako ng checkmate. So, nice try playing ano, knight g4. So, I play, check lang. So, risky kapag nag e5 kasi takes ko naman yung ano niya, queen. Pero, i-takes naman siya dito ng queen ko. So, nag-knight e5 lang siya. Yung knight e5, good move din kasi may threat dito. Ayun, oh, grabe. So, persado akong lumipensa. King. Threat ko lang to. Pwede siya mag h4. H4 nga siya. And then, b2. Trying to create na naman some threats or bluff para magbago yung ano, yung sistema ng laro. Sa position na to, as of 38 moves, okay pa rin ang white. So, nakainan niya pa ako. At the same time, may threat siya dun sa B2. But good move na lang. Sabi ko sa inyo lagi, good move lang. Sa pull yung rook sa likod, dinipensahan niya. And then, follow up by rook B8. Ano po yung idea ng rook B8? Eventually, pag nag-takes tayo dito, bishop takes, na nagkulang yung depensa doon, we can push pawn, and then maka-queen tayo, di ba? So, naramdaman niya kagad yon playing rook B1. So, tinakes ko yan, and then, yun nga po yung genius move, threatening to move to A1, panggulo sa C3. Pre-next move, blunder. Ito po yung blunder. So, napakadaling tactics lang po nito kasi kitang-kita naman na merong queen C5 check, threat sa king at bishop. Yun, doon na po siya nagkamali. So,
importante kasi na makita kagad natin yung mga tactics sa laban, kasi once na mag-fail tayo na makita yung mga tactics, sayang naman kasi panalo na kagad, tapos bigla pang mawawala yung chance mo ng winning o tinatawag na miss win. So hindi ko na miss yung tamang tira. Tumamang na ako. Tapos ang idea sa ganito, try to simplify things. Nag-exchange na ako. Then yun, good move para sa akin kasi check. And then, ano kayang ginawa niya? King. So, check lang din ako. Yun, talagang sinimplify ko na yung mga bagay-bagay. King F2. Siguro may knight E4 check ako, tapos kain dito. Ano bang ginawa ko dyan? Check. Then, sooner, wala na to, resign. Knight D5. Sorry, knight D5 resign. So, mula opening hanggang middle game, titiisin nyo na hindi tumira ng bad move hanggat maaari. So, ano yun? Concentration, focus. Tapos, partida yan. 3 minutes game lang yan. Diba? Pero, iniiwasan mo magkamali. Ganun lang yun. Tapos may natira pa sa akin 1 minute and 13 seconds. Sa kanya 1 minute and 14 seconds kasi nga lang bumigay na talaga siya. So, ito lang yung tatandaan nyo sa slab or semi-slab setup pagka Queen's Gambit ang inyong kalaban. Ito yung first 2 moves. Third move. Fourth move. So, ito yung unang 4 na pinaka-importante, and then try to develop this move. Knight, yung takes dito, bishop e7, castling, tapos may b5, may a6, bishop b7, black is okay. So, sana nagustuhan niyo yung video. Don't forget to like and subscribe. And then, nag-offer po ako ng one-on-one tutorial. Baka may kakilala po kayo. Pwede nyo pong i-share yung video para makilala nila ako, and then ma-message nila ako sa Messenger, Facebook, or mag-comment dito para magiging estudyante din po sila. Makatulong din po ako sa kanila at makatulong din po sila sa akin. Maraming salamat. This is Coach Eman. Hanggang sa susunod na video, sana po kita-kita tayo ulit. Ingat po tayo lagi. Stay home, play chess. God bless.